Hello guys. Sa mapagpalang umaga na naman ay binigay sa akin, sa atin ni Lord. Great day. Great love, great blessings na naman na ibibigay na ni Lord sa atin. Kaya ngayon may share ako na natutunan ko ng libre. At isi-share ko rin ng libre. Kaya, sana may matutunan kayo at may makuha kayong aral sa gagawin kong ito. Kaya, let's go! Then, bagong lahat, salamat sa nagbigay nito sa akin. Bible na to. Naway, marami akong mapulot at matutunan dito. At, lahat ng matututunan ko dito ay isi-share ko at para matuto naman yung ibang tao. Tun! Ang vlog natin ngayon ay vlog Evangelism. So, ito yung unang picture. Ano yung mapapansin nyo sa unang ay sa gawing kaliwa na picture? Ang mapapansin niyo, liwanag, yan yung parang sinisimbolo niya yung harian ni Lord, yung heaven. And then sa galiwa, sa gawing ano naman, kanan, anong mapapansin niyo dyan? Tao. Represent naman yan ako o kayo, tayong mga tao, sabay may anong kulay yung napapalibot sa tao? Di ba black? Representing yan ng ano, parang sinisimbolo niyan yung kasalanan natin. Yung black na yan. Then, kung mapapansin nyo, may barrier o ano, gano? Barrier. Or adlang yan, parang ganyan. Ibig sabihin ano, hindi makalapit-lapit sa atin si God, si Lord, dahil punong-puno pa tayo ng kasalanan, dahil may kasalanan pa tayo, dahil si God pure yan, pure holy, kaya hindi niya tayo malapitan basta-basta. Kaya yun yung sinisimula ng picture na ito, na kilalaman na ito. Dahil na tayo'y makasalanan at nag-isip si Lord ng kahit paraan para tayo maliligtas, kaya yung nakalagay sa ano, ito, pangalawang picture, nakalagay sa John 3:16, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yun, dahil na nga ang Diyos natin ay napakabuti, ang Diyos natin ay pag-ibig. Lahat ng sumampalataya at sumamba sa Kanya ng totoo ay mapupunta sa Kanyang kaharian. At dahil kay Jesus, ito yung pangatlong picture. Yan. Yung bandang itaas, pagkatapos mo pinakos si Jesus sa krus ng Kalbaryo, dinala siya sa kuyba o sa libingan. Then, tinakpan siya ng malaking bato doon sa kuyba na yun, sa putas ng kuyba na yun. Mababasa nyo yan sa John chapter 19. Doon, nakakaloob doon niya yung pagkalibing ni Jesus. Then, yung nasa ibaba naman, sa loob ng 3 araw ay nabuhay siyang muli. Mula siya ay ipinako sa krus. Mababasa niya rin yan sa ano, John 20,
sabay may sinabi dito si Jesus sa may 1 chapter 2 verse 19. Sumagot si Jesus, ibahin nyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli itong itatayo. Yun. Isang talinghaga na naman na sinabi ni Jesus. Ibig sabihin niya doon, yung katawan niya yun, pagkatapos siyang ipawal sa cross, mabubuhay siya muli sa loob ng tatlong araw. Kaya yun. At then, ito yung pang-apat na picture. Bago tayong makapunta sa kaharian, may requirements na tinatawag, may susi. Yan o, yung parang makikita niyo yung cross ng Kalbaryo ni Jesus. Bago tayong makapunta sa kaharian ng Diyos, diba yung daan, parang si Jesus ang daan. Nakalagay ito sa John 14 verse 6. Then Jesus said, I am the truth, I am the way, and I am the light. No one comes to the Father except through me. So then, 14 verse 6. Yan, may susi. Dapat yung susi natin, yung key natin, bago tayo pumasok at mabuksan yung lock ng pintuan ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Dapat ang susi natin ay si Jesus. Maniwala tayo sa Kanya at manampalataya tayo sa Kanya ng buong puso at tanggapin siya na siya ang ating tagapagligtas. Then, yung panglimang picture ay ito. Kung mapapansin nyo, anong nakikita nyo dun sa bandang taas? Liwanag, diba? Simbolo ng ari, heaven. Then dito, apoy. Sinusunod naman ito yung dagat-dagat ang apoy na sa impyerno. Saan nyo gusto nang pumunta? Dito sa taas o dito sa may apoy? Diba? Ang gusto natin dito sa heaven, sa may liwanag tayo pumunta. Pero sa isip natin yun, yun yung gusto natin na makapunta dito sa liwanag. Ngunit yung ginagawa natin, para ang ginagawa natin hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Parang sa isip lang natin gusto natin makumunta sa heaven, pero yung ginagawa natin hindi siya applicable kay Lord. Kaya yun, sa isip lang natin pero hindi naman natin ina-apply, diba? Then, sa gitna naman, anong napapansin nyo? Diba? Yung kamay ni Jesus, tsaka ikaw o ako, yung kunwari, ako yung kamay na isa dyan. Ibig sabihin yan, kailangan mong tanggapin si Jesus. Yun yung requirements natin bago pumunta sa langit. Dahil siya yung naging kabayaran ng ating kasalanan. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas. Then, may tatlo lang akong tips para na-accept si Jesus, para tanggapin siya na siya ang ating tagapagligtas. Una, repent. Magsisi tayo ng buong puso at magpakababa sa Kanya. I-repent natin at kung ano yung mga kasalanan natin, i-repent natin sa Kanya lahat. Then, pangalawa yung believe, maniwala tayo na siya ay namatay para sa atin at nabuhay muli sa ikatlong araw. Then, pangatlo yung accept. Tanggapin natin siya ng buong puso at ng may pananampalataya na siya ang ating tagapagligtas, tagapagpagaling ng ating mga sugat, at tanggapin natin na siya ang ating Panginoon.
yun yung tatlong tips na ibibigay ko. Kaya sabayan niyo ako sa prayer na to at buong puso kayong maniwala kay Jesus at totoo niyong sabihin ito na may kasamang pagmamahal sa kanya. Kaya tara, pray tayo. Mahal naming Panginoong Jesus, naniniwala po ako ay makasalanan at nangangailangan ng inyong kapatawaran. Tunay ko pong pinatalikuran ng aking mga kasalanan at ikaw ay aking paglilingkuran at pagpinagkatiwalaan at tinatanggap bilang tagapagligtas. Isuko ko po ang aking buhay mula ngayon at nais ko pong sumunod sa inyong kalooban sa aking buhay. Jesus, my Lord, naway nilista niyo po ako sa inyong banal na listahan. Ang pangalan ng nanonood na ito, Lord, nilista niyo po siya sa inyong banal na listahan. Lord, maraming salamat po sa lahat. Pinupuri ka namin at sinasamba lahat ng papuri ay sa inyong lamang. Itinataas ka po namin at itinataas kita, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at aming Panginoon. Amen. Yan. Kung buong puso kang mong sinabi yun, naririnig yun ni Lord at maririnig niya yun. Then, ito naman yung pang-last na picture, yung pang-anim na picture. Kung talagang tinanggap mo na si Jesus, na yung tinanggap mo siya ng totoo, na siya yung Panginoon at yung Ari lang yung tagapagligtas, dapat ito yung nagawin natin na patunay na tinanggap na natin si Jesus. Una ito, mag-pray. Dapat natin gawin manalangin o mag-pray dahil ang prayer ay powerful yan. At nandyan lang si Lord, hinihintay lang tayo, humingi lang tayo ng tulong sa Kanya at hindi sa ibang tao. Hinihintay niya lang tayo kasi ang sa atin, hindi tayo kayo humingi ng tulong kundi sa tao. Yun mindset ko sa ibang tao at ganun din sa akin minsan. Pero yung ano, ito yung pinaka-powerful na kailangan natin gawin ng tulong sa Kanya. Then, pangalawa ito, magbasa ng Bible. Sabi nga dun sa ano, dapat natin aralin ang Biblia dun sa nakasulat dun sa Joshua 1 verse 8 na araw at gabi dapat nating paglilayan ang salita ng Diyos. Dapat nating aralin araw at gabi upang malaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Ganun. Pangatlo ito simba, ganun, mag-attend sa church, mag-isama tayo sa mga anak ng Diyos, sama-sama tayong manumpalataya. Nakalagay nga dun sa Romans 8 verse 28 na sabi dun, all things work together for good. Dapat sama-sama tayong manalangin ng palataya dahil pag sama-sama ay mas maganda at mas ma-powerful. Diba? Yun. Then yung pang ito naman yung pang-apat nating larawan. Yan. Dahil ano, dapat mag-share din tayo ng salita ni Lord. Libre natin nakuha yung salita ni Lord. Dapat libre rin natin itong share. Yun. Yun lamang po. So yun, naway natuto kayo at may napulot kayong aral sa vlog na to. Dapat ano, share natin yung gospel ni Lord, yung salita niya, na
I hope na sana na-enjoy kayo sa Panginoon. Please,